Hello. Welcome to my vlog. Once again, this is Inday Jenny. Kumusta po tayo mga kamamigs? Happy second year anniversary to us. And of course, naway nasa mabuting kalagayan po kayo or nasa mabuting pangangatawan. Now guys, for today, in this video, pag-uusapan natin guys, isang mamig fan na pumunta doon sa pamamahay or bahay nilang Migs Molino yesterday. Nagdala daw ito ng regalo. So may dala-dala daw itong regalo. I think isa siya sa mga kasamahan or sumama doon sa bahay nilang Migs na di umano'y pinahiya daw si Migs. Bakit kaya? Yun ang pag-uusapan natin guys, maya-maya lamang. But before anything else, if you are not subscribed yet with my channel, please do not forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more updates. Live worldwide, Quality Inday Jenny TV. Stand by. Welcome back to my channel. Kumusta po kayo, mga ka-Inday? Happy second year anniversary once again. Mega love shoutout sa Migs Global supporters, Solid, Glamo, Migsters, and Forever Mamigs, ni Inday Jenny. And guys, going back to our topic earlier, ano kasi ito, parang pinag-uusapan ng madlang people sa ngayon na di umano'y si Migs is pinahiya daw. Pinahiya ng isa sa mga supporters na pumunta doon sa bahay ni Migs Molino na may dala-dala itong regalo. So I think isa siya sa mga kasamahan guys ng group of Mamig supporters na pumunta doon. Kasi nga, what they are planning yesterday or what they did, they want to surprise Migs sa pamamagitan po ng regalo or mga ano pang material things, material na idadala or dadalhin nila kay Migs para to say na nandoon sila para sumuporta lagi at nagmamahal kay Migs Molino. Now, that is a good idea. Actually, my opinion here is magandang idea yon kasi this is to embrace and to comfort Migs Molino. However, guys, we need to think na hindi pa rin pwede magpakita si Migs Molino sa ngayon. I hope na maiintindihan yan natin guys kung meron tayong pag-iisip, di ba? Hindi nga masagot-sagot ni Migs yung mga issue. Hindi nga mabigyan ng kasagutan ni Migs Molino ang mga issue pinupukol sa kanya. Ano pa kaya na face-to-face, yung parang harap-harapan natin, harap-harapan yung maaano si Migs Molino. Yung mga utak kasi natin guys is, I mean, meron tayong idea. Kumbaga, meron tayong, alam kong meron tayong pag-iisip, meron tayong kanya-kanyang opinion, meron tayong kanya-kanyang idea. Pero guys, come to think of it, hindi nga na ano ni Migs, nasagot, kahit come to come lang, yung kahit ano lang, yung kahit camera or virtual lang na sasagot si Migs sa mga isyong pinupukol sa kanya, how much more na face to face, yung parang harap-harapan yung pag-ano ni Migs sa inyo. Na ano nyo ba yung point ko? Na naisip nyo ba? Or are we on the same page? Like, isipin na lang natin guys na hindi pa ngayon ma-ano ni Migs makakaya na harapin kayo. Hintayin nyo guys ang pagkakataon na maging okay na ang lahat, malinaw na ang lahat, wala ng mga issues, at naka-move on na din si Migs Molino. Ang kukote kasi natin is parang hard-headed tayo. Parang hindi natin iniisip ang kapakanan ng iba. Isipin naman natin, I know na nagmamahal kayo ni Migs Molino, but we need to set limitations and i-ano pa rin natin ang privacy ng isang tao. Yun lang ang inihiling ni Migs at sa mga nakakaintindi, sa side ni Migs, yun lang ang inihiling namin para sa inyong hindi nakakaintindi. Yun lang, bigyan natin guys ng respeto ang isang tao. Yung, anuin natin, yung parang bigyan natin ng time, bigyan natin ng privacy.
time lang ang hinihingi ni Migs Molino na makapag move on, makapag-isip-isip at handa na siyang harapin kayo or tayo. So yun lang siguro. I think hindi naman yan big deal, 'di ba? Kasi makikita yan natin si Migs Molino pagdating ng panahon. Yun lang. Doon sa nagpahiya or sa ano ngayon, sa chismis na yun na pinahiya daw si Migs Molino. Dear, intindihin mo dear, kasi hindi lahat ng pagkakataon nandyan si Migs. May times na hindi kaya harapin ng isang tao ang kanyang mga fans. Kung, let's say for example, if I'm not feeling well, if Migs Molino is not feeling well, really, technically, Migs Molino is not feeling well this time because of the depression that he is experiencing. Ano mo yan sa utak mo? Huwag kang duda na, huwag kang putak ng putak dyan. Na parang maano na, nasuplado si Migs, na ano si Migs. Walang ganon. Walang ganyanan. Diba? Supporters tayo. Huwag natin dagdagan yung mga problema ngayon ni Migs or issue ngayon ni Migs Molino. Ano din na natin intindihin? Kasi kung i-base natin, kung kayo ang nasa kalagayan ni Migs ngayon, di ba hindi kayo matutuwa? At kung kayo ang nasa kalagayan ni Migs na kung hindi kayo harapin, tapos bibigyan na naman kayo ng issue, di ba hindi kayo matutuwa? So yun lang, bigyan lang natin ng time si Migs na makapag-move on at handa na siyang humarap sa kamera. Happy-happy lang tayo mga kamamigs, mga kabunso. Okay? Huwag tayong magbangayan. Huwag natin bigyan ng additional na issue si Migs Molino. Kasi makakasira tayo ng pangalan. Tayo lang ang nagtutulungan. Tayo lang ang nagmamahal kay Migs Molino sa ngayon. Dapat ipa-feel natin yan. Hindi sa maling paraan. So, social distancing. Nasa pandemic pa din tayo. Bakit nyo nagawang pumunta doon, lumusog doon ng hindi tayo sumusunod sa protocol ngayon. So, yun pa din kahit may ano na tayong restriction, yung parang maluwag na ang restriction natin, we must follow. Huwag natin ipairal yung mga maling mga ano natin sa kukuti natin. Okay? So, intindihin natin, hintayin natin si Migs na magsalita. Huwag tayong duda ng duda. Okay? So, I think that would be all. That is just my opinion and reaction to this certain video or certain issue. And if you haven't subscribed to my channel, once again, do not forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more updates. Shout out sa lahat and have a blessed day. Bye-bye.